الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإسلام وكفى بها نعمة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Ang Allah subhanahu wa ta'ala bilang tagapaglikha ay hindi na ginawang biro ang paglikha sa atin. Ibig sabihin, ang paglikha niya sa sangkatauhan ay isang napakahalagang ginawa ng Allah subhanahu wa ta'ala, napakahalaga para sa atin ng kanyang nilikha. At isa sa dahilan kung bakit ginawa niya ito upang makilala natin siya. Ibig sabihin, nilikha tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala upang makilala natin siya at sambahin lamang natin siya sa pinakatamang pagsamba, pamaraang pagsamba. Para maging malinaw sa atin kung gaano kahalaga ang paglikhang ito, ay titingnan natin o suri natin o sundin natin ang mga sinabi ng Allah patungkol sa atin. Sinabi ng Allah sa banal na Quran, Surat Ad-Dhariyat, sabi niya, وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ. Sa inyong mga sarili, hindi ba ninyo nakikita? Ibig sabihin, sa inyong mga sarili, hindi ba ninyo nakita ang katotohanan na kung saan ang Allah subhanahu wa ta'ala ang lumikha sa inyo? Lumikha sa inyo upang makilala niyo siya at upang dakilain niyo siya at upang samahin niyo siya. Siyempre kasi akala natin ang paglikha sa atin isang simple. Hindi. Tayo na siguro sa lahat ng nilikha ng Diyos na pinili niya upang mamahala dito sa ibabaw ng lupa, ay ginawa niyang napakahalaga ang paglikha sa atin at ginawa niyang hindi pangkaraniwang paglikha ang ginawa niya para sa atin. Allahu Akbar. Oh, mas malaki ang kalangitan, mas malawak ang kalawakan, mas malaki ang mga planeta ang nilikha ng Diyos. Pero hindi nangahulugan na mas mahalaga ang mga ito sa Allah. Bakit? Kasi tayo ang kanyang nilikha upang sambahin lamang natin siya. Kaya binigyan tayo ng isip, talino, galing, kapangyarihan upang may taguyod natin ng buhay dito sa pamagitan ng ating kaalaman. Kaya balikan ko yung aya. Sabi niya, وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ. Sa inyong mga sarili, hindi ba ninyo nakikita? Ibig sabihin, hindi ba nakita kung gaano kagaling ang paglikha sa inyo? Okay. Kung ang tanong, kaya ba natin isa-isahin ang kung paano nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala ang tao? Siyempre, kung isa-isahin natin, mahabang kwento, mahabang usapin. Ano ang katibayan? Siguro kung titingnan natin kung kanino tayo magtanong, kasi hindi naman tayo nag-aaral ng mahabang pag-aaral patungkol sa katawan ng tao, sino yung mga tao na, ibig sabihin, yun, doon sila naka-concentrate, doon sila naka-focus pag-aaral hinggil sa tao? Ang mga doktor ng medisina, mga doktor. Di ba pag nag-aaral mga doktor, yung doktor ng utak, doktor ng utak, ay iba sa doktor ng mga mata? At doktor ng mga mata, iba rin sa doktor ng ilong at tainga? At ang doktor ng ilong at tainga, iba rin sa doktor ng mga ngipin at bibig? At ang doktor ng puso, doktor ng buto, doktor ng balat? Sa tingin niyo kayo, yung mga kurso na yon, ay isang taon lang o 6 na buwan? Hindi. Isang kurso, ibig sabihin, at least, 4 na taon. Sa tingin niyo kaya, sabihin ito ay paglalarawan lang na general, hindi ko dinidetail kasi wala akong kakayanan doon. Pero sinasabi ko lang yung anong meron. Ibig sabihin, doon sa nabanggit ko, hindi lang 10 kurso, maaaring aabot ng 20 kurso, higit pa. Ay kung bawat isa doon sa, sabihin na natin, ilita natin, 20 kurso. Kung aabot ng
ibig sabihin, bawat kurso ay 4 na taon. Kung 20 kurso, anong kalabasan? 80 taon. Si Wade, 80 taon, mag-aaral lang tayo para malaman ko anong meron sa katawan ng tao. If you, ganun kahalaga ang katawan ng tao. Ganun kahalaga ang nilikha na Diyos na tinatawag na tao. Eh kahit 80 taon, kahit 100 taon mag-aaral isang tao para malaman niya kung ano ang nilalaman ng tao na meron tinatawag na tao, anong meron sa kanya, ay 80 taon hindi sapat para matutunan ng bawat isa sa atin ang anuman ang nilalaman, ano meron sa tao. Kaya ganun tayo kahalaga mga kapatid. Kung isa-isay natin, sabi ko nga, isa sa mga isisingit ko lang, isa sa mga naipaliwanag ko noon, ang lumalabas na liquid sa ulo ng tao, 4 at least. Liquid na lumalabas sa bibig na tinatawag na laway, ang liquid na lumalabas sa ilong, ang liquid na lumalabas sa mata, at ang liquid na lumalabas sa tainga. Biro nyo, lahat ito nanggagaling sa taas. Samantalang iba't ibang lasa, maring iba't ibang kulay, iba't ibang amoy, na kung saan, hindi naghahalo-halo. Kung naghahalo-halo yung mga liquid na yon, gaano nakasarap ang buhay? O gaano nakasira ang buhay? Mahirap. Pero hindi naghahalo-halo dahil sa kapangyarihan ay binigyan ng Allah SWT na meron sa bawat tao. Kaya mga kapatid, mahabang usapin, pero ang mahalaga ay nabuksan ko ng konti ang patungkol sa napakahalagang nilikha ng Diyos o isa sa pinakamahalagang nilikha ng Diyos na tinatawag na tao. Kaya pag-isipan natin mga kapatid upang makilala natin kung sino ang lumikha ng tao na kung saan siya lang may karapatan na sambahin. Siya lang karapat-dapat na sambahin. Mga kapatid, maraming salamat sa inyong manonood. Sana ay nakadulot na naman tayo ng panibagong kaalaman hinggil sa buhay. Maraming salamat po.